Ayan, gagawa po tayo ngayon mga kapatid ng hash browns. Ayan po yung aking mixture. 21 pieces po yan. Ito na po yung finished product. Tapos ayan, pwede po pa sa loob yung kawali, yung apat. Ayan, sauce pan pala. Ito pala kawali. Ano yan, dito natin siya nilulubog, di ba? Pag nilubog natin dito sa mixture ng chickpeas flour na may turmeric powder, chili powder, and salt. Ayan. Tapos lalagyan natin siya rito sa breadcrumbs. Tapos babalik-ulit natin siya doon. Tapos bago natin siya piripuhin. Ayan, nag-light brown na po siya. Balik na rin na po natin. Ay, malambot pa. Ayan. Bakit kanina ang bilis? Ayaw niya magpabilyo, ganun. Ayan. Ako kasi ayoko ng ganyang light brown ng kulay. Mas gusto ko po yung ganito. Ayan, di ba? Sarap po. Tapos, ang mixture naman po ng mismong paggawa ng hash brown eh, di ba? 1 in 1 kg potato po. Lalagyan po natin siya ng ijuin. Tawag nila dito ijuin. Tapos, suka danya. Tapos, red chili powder, turmeric powder, and salt din po. Tapos, green chili. Siling haba. Pwede rin natin siya ng pino. Ayan. Masarap po yan mga kapatid. Kayan lang natin siyang maluto. Yung apoy, masyadong inanay. Yan. Yung apoy, hindi naman siya masyadong mahina, hindi masyadong malakas. Kasi kita nyo, hindi ko napansin. Ayan. Pwede na yung ganito. Kasi pag masyado pong malakas yung apoy, masusunog po yung breadcrumbs. Diba? Hindi naman. Kaya ako ng shansi. Ayan, kasi baka tumulang sila. Hindi ko na siya shansi. Ayan, natanggal. Diba? Nagpuputan ng breadcrumbs. Sa mga hindi pa nga po pala nakapag-subscribe sa ating channel, kahit na in-vlog po, huwag niyo pong kalimutan din. Huwag niyo po kalimutan din kalimutin ang ating bell button dyan sa baba para po kayo ay laging updated sa mga new vlogs na ating gagawin. At tayo po ay isang family vlog, kaya lang dahil nga po sa pandemic, tayo ay hindi makapag-vlog sa labas. So, sa mga unang mga vlog ko po, lumalabas po tayo doon nagpag-vlog. Pero ngayon, hindi po tayo makalabas dahil nga, di ba? Meron tayong social distancing at curfew. So, magluto na lang muna ang vlog natin ngayon. Ayan. Diba? Tsaka pag lalagay po natin siya sa tray, lagyan at pakahira lang natin ng konting oil para hindi dumidikit. Diba? Pag gano'n naman ito magiging. Kasi luto naman na ito. Ang lulutuin na lang natin dyan ay yung ating mixture ng chickpeas flour. Ito yung masyado siyang matagal. Kanina ang bilis. Humina na yan ang supply ng gas. Yun nga po pala dito, pag sa amin, humihina ang supply ng gas. Yun po kasi sa Pakistan, meron po silang natural compressed gas or tiyatawag natin CNG. Compressed natural gas, CNG po. Diba tayong pinagamit naman natin ay LPG or light petroleum gases. Dito po, CNG. Kasi meron silang likas na yaman ng natural gas. So, yun. Meron tayong demetro ng gas sa baba. May connection po yan mula ground floor hanggang fourth floor. May connection po tayo dyan. Meron nga lang po ang problema. Kapag winter, mahina ang supply ng gas. Kapag summer, mahina ang supply ng kuryente. Kasi talagang culture na po dito yung nag-aircon kapag ganitong tag-init. At yan naman kapag winter naman po ay culture na rin ang gumagamit ng heater tapos ng
water heater at saka yung whisk heater na pang kwarto yun. Kaya syempre, kinukulang yung supply. Pero 9 years na ako dito, hindi ko pa rin pumaintindihan. Pag ganun. Pag winter, walang gas. Pag summer, hindi na ang supply ng kuryente. Kaya, ayan. Tapos, diba? Kwentuhan ko kayo habang hinihintay natin yan. Kasi ang paggawa ko kayo ng hash brown, biglaan lang po. Request lang yan ni Pudyak, kailas na mga junatis ko. Ang hirap pong mag-trabaho sa kitchen kapag ka. Ang hirap pong mag-trabaho sa kitchen kapag ka. Tayo ay naka-fasting. Tanggalin na natin, naubos na yung baterya ng cellphone ko, anak mo. Anak ng anak ko naman, oh. Low battery na ako. Ayan. Sa pagtanggal, syempre gagamitin natin itong strainer. Na sandok. Tapos, nakikita nyo naman, nagkaroon siya ng mga yan, churang. Dahil po yan sa breadcrumbs. Tatanggalin po natin yan. Bago po natin, isa lang yung susunod. Ayan. Ayan, nakita nyo. Yung mga churang na yan. Tatanggalin nyo lang po yan. Tapos, kasalam nyo po yung susunod na batch. Ayan, ganyan lang po. Bye!